Addiction is the inability to stop doing or using something, especially something that is harmful for you. Kaya naman para sa isang taong na-addict, lalo na sa bawal na gamot, ay nagiging mahirap na sa kanya ang palitan ang pagkilos na ito. Tama, Gabby. Mahirap nga yan, lalo kung ang pagbabago ay hindi nagsisimula sa puso. And of course, only God can change the hearts and transform lives. At sa ating pong What's Brewing ay pag-uusapan ang programang Paglipad na naglalayong tulungan ng mga kabataan na magkaroon ng lakas na umiwas sa paggamit ng ipinagbabawal na droga. Lighter topic naman ang pag-uusapan natin sa Espresso Self-Resa tungkol sa addiction sa mga libangan, sa mga interest or hobbies. Very interesting yan at abangan nyo po maya-maya lamang. Antabayan nyo po ang ating segment on Legal Talk. Stay tuned for Barista with Attorney Moses Rivera. So good discussions await you today and don't change that channel. Ako po si Resa Abante Yebra. At ako naman po si Gabby Yebra. Join us and let's have good talk over good coffee. Welcome to the Lighthouse Cafe. Kilalang-kilala ang administrasyong Duterte sa pagpapalaganap ng war on drugs. Sa kabila ng mga kontrobersya sa kampanyang ito, nananatili pa rin itong prioridad ng Pangulo. Sa nakaraang mga taon, sa ilalim ng kanyang termino, marami ng aksyon ukol sa pagsugpo ng droga ang ating nasaksihan. At kalungkot man pong isipin, ngunit isa talaga ang ating bansa kung saan talamak ang mga illegal na droga. Ngunit ang pagsugpo nito ay hindi lamang natin dapat iwan sa kamay ng pamahalaan. Sa halip ay tayo mismo bilang mga karaniwang mamamayan at mga Kristiyano ay maaaring tumulong. Tama yan, Resa, at ito nga ang ating pag-uusapan dito sa Lighthouse Cafe. Sa Lighthouse po ay bumuo tayo ng programang tinatawag na Paglipad. Ito po ay bilang ating pakikilahok sa paglaban sa addiction. At para po pag-usapan ito, ay kasama po natin ngayon ang mga may akda ng programang ito. So welcome to Lighthouse Cafe, Pastor Bong Escala, Ate Marivic Magayon, and Alfonz Chopitea. Resa, medyo maganda ang usapan natin. Medyo marami tayong resource speakers ngayon. Yes, at sila kasi talaga yung nag-start nitong programang ito. Tsaka napaka-importante yung topic about addiction. Pero to start on a light note, siguro quick introduction lang po. Ano pa ba yung kasalukuyan ninyong ginagawa? Siguro we can start with Sir Alfonz. Right now po sa Paglipad, after that we have already designed yung pinaka-programa niya, which is paglayo at pag-iwas sa pinagbabawal na droga. And this is actually an offshoot of an earlier project, which is LIPAD, na ginawa po namin for those who are already victims of drug addiction sa mga barangay. But this one, this time around, we actually found that the need na extend ito sa mga mag-aaral sa mga estudyante, so that hindi lamang yung mga naapektuhan na, kundi yung we need to also prevent na yung mga estudyante natin, mga mag-aaral sa mga paaralan yung maapektuhan. That's why the Paglipad was thought about, and especially we were also helped by our pastor, Pastor Bong Escala, through Pastor Yuben Abante as well. Saktong-sakto rin sa ginagawa niya ngayon, no? Since mga estudyante yung and he's a teacher rin, si Alfonz. And na-mention ni Sir Alfonz yung unang program na LIPAD. Mm-hmm. So dalawa pala siya. Right now we're talking about Paglipad. Pero briefly siguro, Pastor Bong, paano kayo nagsimula doon sa unang program na LIPAD? Ano yung naging inspiration ninyo? Actually, ang LIPAD ay Lighthouse Program Against Dependency. Mm-hmm. At ito ay pinasimula ni Bishop Ruben Abante. At we have been looking for modules para matulungan ng ating gobyerno sa pagsugpo nga sa droga, sa ipinagbabawal na droga. Pero, it came from the Lord that all the topics na meron tayo sa LIPAD ay siya ang nagbigay. Mm. Pero, ang talagang gumawa niyan, ang mga may akda niyan, of course, si Bishop Ruben Abante, ako, at ang isang clinical psychologist natin na si Pastor June Sombilunay. Mm. Kaya yan ay, at of course, maraming tumulong dyan para lumabas yung LIPAD na yan. At ito nga ay ginagamit natin sa mga drug dependent sa barangay, o na barangay level. Actually, ang dami na po kasing mga rehabilitation programs na available ngayon, di ba, sa gobyerno. Sa palagay niyo po, ano yung pinagkaiba nitong LIPAD modules and yung program from what is available now? Nako, Resa, napakaraming pagkakaiba. Mm. Pero isa sa pinakamaganda na meron itong LIPAD natin ay yung tinatawag nating activity-based na mga
nalilalaman na content niya, no? The thing is, yung mga activities dito or games ay meron siyang mga mensahe or values na nai-integrate doon sa gumagawa ng module na ito. Well, hindi lang yun. Maraming values-based siya. Mm-hmm. No? At saka sinasabi natin na very interactive yung module natin. Kaya hindi siya teacher-centered na klase ng module na karaniwan ay maituro lang ng teacher ay tapos na. Pero ito talagang involved na involved ang mga drug dependents o mga students na nag-undergo ng ating module. Hmm. Kumbaga parang hindi siya lecture type na or feeding lang. It's a more very engaging, active, yes. more interactive. Speaking of teachers, Pastor Bong, of course, si Teacher Marivic, yung paggawa po ng content natin, meron pa ba kayong mga naging challenges or paano po yung naging process ninyo? Kasi I'm sure yung ginawa niyo po ito, especially ito, medyo marami-rami po itong content and given how sensitive yung topic natin about addiction and objective, medyo I'm sure napakahirap pong gawin ito. Kumusta po yung naging experience niyo? Nung sinabi ni Pastor Bong na kailangan natin mag-come up ng pang-estudyante, so, bilang isang curriculum instruction nga po ako. So, ang ginawa lang po namin from LIPAD, ginawa lang po namin pang estudyante. Mm. Sa papanong paraan, ito ay aligned doon sa DepEd curriculum guide ng edukasyon sa pagpapakatao. Mm. At the same time, we base yung actually, hindi bago sa amin yung design. Kasi lagi kami nagkakaroon o naiimbitahan sa mga eskwelahan ng mag-handle ng retreat. So, the design itself ay ginagawa na namin. So, kumbaga, kinalasroom base lang po talaga namin ang LIPAD. Curriculum alignment, based doon sa DepEd competence. Sa DepEd. At the same time, yung mga activity ay hindi dinagdagan namin na kasi di po ba may performance base ika nga para sa estudyante na wala doon sa LIPAD. Yeah. So parang may grading din yes, po to. Pwedeng okay, gamitin okay. kasi siyang as resource material, activities, marami siyang pwedeng paggamitan ng teacher. Talagang masasabi natin na pang classroom siya talaga. So ito pong pinaka module na to. Actually, ni-scan ko nga siya kanina. Very, may mga activities nga na interesting. Ano po ba yung tina-target nitong edad? Is it for elementary, high school, or college? Sige, ikaw ako. Yung pinaka-tina-target po actually, from grades 7 through 12. Dahil yung mga activities naman po niya ay fluid at that. Pwede siyang gawin for grade 7, grade 8, 9, 11, regardless kung ano po yung pinaka-content nila. Kagaya nga nung sinasabi po namin ni Ma'am Marivic dito sa Paglipad Program with Together with Pastor na it can be done through instruction phase. Pwede siyang, that's why we're going to have teachers. Later, we're going to also know kung saan magagaling yung teachers. Pero pwede rin po siyang gawing, for example, a culminate activity. For a week, merong drug awareness program. Kasi bawat bayan, bawat city, meron silang anti-drugs abuse council. So we can actually partner with them or it can even be for a month. Because these are the module contains seven lessons na that can even strike through 14 weeks na pwede ituro weekly and then could also be on a daily basis. At saka ang pagkakaiba ng LIPAD nga pala sa paglipad, ang LIPAD is a solution to those who are using users na, pero ang paglipad ito ay prevention. So paglayo at pag-iwas sa pinagbabawal na drug. So medyo progressive and at the same time parang expanded pala yung program natin, Pastor Bong, where in yung LIPAD is for the dependence ng illegal drugs. Itong paglipad naman na paglayo at pag-iwas ay pinagbabawal na droga is for more for students. For students. Talagang for students. Pero I think ngayon kasi talamak na, hindi mo rin alam kung gano'ng kabata nakapag-try or nakapag, diba, even like smoking for example, very young na. So I'm sure talagang makaka-relate sila dito. Hindi man pag prevention, pero more of, diba, a change in heart. Pero sa palagay niyo po ba, hindi parang, kasi since DepEd yan, diba, dapat medyo hindi masyadong
Bible ang dating. Meron bang ganung factor po ito na actually pinag-aralan natin based sa mga researches and yung merong ng database ang pinagbasihan namin, pati yung edad na tinarget namin, edad ay based sa research, tapos yung mga activities which is reflectives, lahat, kasi nga ang purpose talaga nito is to strengthen the inner man, na magsabi yung bata na say no through strengthening the virtues, na virtues na nasa lipad, na ginawa lang namin activity. Actually, values-based siya kaya. Hindi siya, it's not about religion, yeah, right. It's not about faith of anybody. Mm-hmm. Pero pag iyong binasa talaga, it's timeless principles on how to say no to evil things in life. Oh, ganun. Alfonz, you want to add something? One more thing siguro po would be, kaya po kinukuha natin yung values na, kaya po rin sinabi, taking from pastor's point na hindi siya religion. That's why we take into consideration to premium yung mga magtuturo. That's why as much as possible, the partnering institutions should also be churches themselves. No? Of course, we may say, kasi dahil nga po, finit natin siya sa klase ng hulma ng DepEd, pwedeng ituro natin siya. But we believe yung klase ng pagtuturo ng values would be, I think, be reiterated by ministers that we have or even members that we have in churches. That's why kung itutuloy natin yung like what we're going to do, what we're doing right now will be our training trainers for this, para po pag napalawig natin siya, we can have talagang yung mga taong may iintindihan, makakatch yung vision nung nung paglipad at that. And also siguro one more thing, hindi natin gusto na rin i-burden pa yung mga DepEd teachers, kasi ang dami na rin naman nilang ginagawa, and we just want to show support as lipad, basta support really to the government, sa panawagan po ng ating pangulo, we would want also to support DepEd with whatever they have, and we have actually heard na gumawa rin ng DepEd eh. Meron din silang sarili nilang material, but yung sa atin po supplementary, and as much as we can be of help to them, we would be. So right now, Teacher Marivic, nasaan na po tayong stage ng program na to? Actually, ang stage natin ngayon is pilot implementation na tayo. So we have already yung documentation, approval ng DepEd to pilot the program sa public school. Wow. So actually kami, may dalawang school na nag-aantay. Naantay lang namin na matrain yung ano. Kasi nga, ang sabi nga na Alfonz, kailangan natin yung magtuturo talaga is because of the word moral ascendancy. Yun, kasi ang approach natin is spiritual and moral. So, yun, training na lang. At para next semester na po kasi. So, maumpisa na po namin ang pilot. Pero ang ganda nito, ano, kasi kung public school siya, ang dami talagang estudyante no, na sa isang section pa lang, ang dami mo agad na abot na mga ano, ng mga kabataan. Actually, marami na ring nahuhuli talaga ng mga students, mga na nagda-drugs. Nagda-drugs talaga. Kaya kailangan ito. Right. So paano po magiging partner, kasi you mentioned may mga churches talaga na gusto natin na members and Christians at that who will actually go to the schools to teach. Paano po niyo magiging partner or pwede niyo pong invite yung mga manonood po natin? Actually, ang partnership muna natin ay sa mga NGOs for the printing of the modules. Kasi saka na yung kung paano yung ibang mga churches or ibang mga organizations na magkipag-partner sa atin. Kasi ang si Bishop Ruben Abante, alam niyo maganda ang ginawa niya sa LIPAD. Pinamigay niya ng libre. Maganda. Binigay niya ng libre sa lahat ng churches na gustong mag-implement ng LIPAD. Okay. Pero kung ito naman ay gagamitin sa DepEd, parang hindi naman pwede sigurong mangyari yung libre sa lahat. But he is actually looking for partners. Na, at ang isa dyan na naging partner na natin initially, kaya possible na nagkaroon tayo ng ganitong copies, ay ang Philippine Bible Society. Through Bishop Ruben Abante rin. Kaya yun muna ang gusto nating makita na mag-flourish ng partnership. And then, we can go and offer these things to sa mga churches at doon na ma
ika-craft natin kung paano sila magipag-partner sa atin. Mm. Speaking of partnership, Pastor Bong, obviously, we need yung mga copies, di ba? We need to produce yung mga copies. Pero aside from, obviously, prayer and the grace of God, ano po yung magiging paraan upang maging effective po yung programa natin ito? I think kaya po nasa pilot implementation po muna tayo. We would want to see, parang kumbaga sa research, sa needs analysis and needs assessment, we need to somehow have a horizon kung ano yung magiging, kung kagaya po na sinasabi natin, Pastor, na kapag papalawigin na natin and we're already on that time na kailangan na natin maghanap ng partners and all, masasabi na po natin whatever problems siguro nag-arise or maybe given materials, given of course personnel na pinakakailangan natin, and also kung ano po yung epekto ng bawat lesson, ng bawat, so yung pilot implementation will only be will only incur about maybe 3 to 5 schools at that and about 1,000 students. After there, from there, siguro we can have empirical data on how the program worked. And given yung magiging resulta nito, kailangan of course, yung walang katapusang revision, walang katapusang pag-i-improve ng craft na ito. And also we are looking at how yung personnel natin, ikala natin matrain talaga kasi of course dahil ang ating approach ay magiging personal at syempre may pagkakaiba yan, magiging very kumbaga specific siya sa kung anong klase ng training na bigay sa teacher or how he or she delivers the program or the module itself in the classroom, mag-iiba rin siya. So yung mga ganitong eventualities, and we also had nga na kapag if you have comments or suggestions, something that we can improve on the program, we need to be informed about these things. So ang nakikita natin dito, tama ba, you're planning to have parang mga surveys, quantitative and qualitative, but at least may data to back it up. Kasi actually, meron ba ditong parang part na in partnership with the parents naman? Like halimbawa, sa curious lang ako, no? Kasi talagang student, ano siya, di ba, centered. Pero what if yung parent or someone from the family ay yung bad influence? Meron bang mga ganyang sinasagot dito? Nasa lesson yan, Rest. Nasa lesson. Okay. At nasa survey din. Ang survey natin is more on situational. Kaya makikita natin, before and after, ano ang stance niya doon sa sitwasyon. And based sa paglipad, yung mga situation na yon sa mga testimony ng paglipad, actually doon na kami nag-anchor sa mga situation. Like kamag-anak, para talagang ano, down to earth yung mga situations, ano. And ano rin, isa pa naisip ko, English, meron ba English version ito? Or Tagalog? Filipino lang tayo. Meron siyang English version, pero hindi pa siya napapaprint. One at a time daw. One at a time. Kasi sa ngayon, ang kailangan talaga doon sa, wala pa kasing humihingi ng English version. Kasi public school naman po yung public school at yung LIPAD, barangay. So, pero nakakatawa yung passion that I see from them, Resas, especially even si Sir Alfonz. Yes. To think na 2 years pa lang, about 2 years pa siyang tuturo, di ba? Pero alam mo na malalim na yung pag-unawa niya sa students at the potential impact ng isang ganitong programa. Speaking of the program, I think it's siguro worthwhile, Resas, na kasi gusto ko maitindihan ako paano ito ni-envision na maituro. May, for example, may isang sample na lesson. Do you take it ng isang araw po? O tapos, ano po yung, kumbaga, sangkap niyo, may ingredients, yung flow ng isang module? If we can talk about that. So, sa bawat lesson po is designed siya according talaga sa time ng public school. That is 40 to 50 minutes. And then, it is based on the current organization na mayroong kaya makikita niyo diyan may mga ibon. May pagaspas. Yun nga yung kasi lalim pala yung bagwis, so, mga ganyan, laya. So that is the usual used na word sa lesson plan na ginamitan lang namin ng sarili nating wordings para magkaroon, ma-coin siya doon sa activity kasi di po ba kalakasan upang makalaya doon sa kalagayan. So yun po. Kaya it is a gradual, parang unti-unti natin silang pinaparamdam, pinapareflex kanila kung ano magiging effect nung pag na-involve sila dun sa sitwasyon. Tsaka I think yung clarification, Resa,
I think, and correct me if I'm wrong, this is not a replacement ng mga current na mga subjects na on more values. Of supplement. But more of a reinforcement or a supplemental. Actually, tinatawag siya sa public school as supplementary program. Focus talaga siya dito sa topic ng addiction. Right. Eventually, ang gusto namin maging partners talaga dyan ay yung mga churches, Bible-believing churches. Mm. Kasi naniniwala tayo na pagdating sa values, ang Bible ang talagang standard. Yeah. Kaya kung sanay tayo na ituro ang values, palagay ko, sanay na rin tayong ituro ang mga values na nakapaloob dyan sa paglipad. Actually, ang ganda po na minention yun, Pastor Bong, no? Kasi I just read itong isang example ng question, no? Na talagang mapapaisip yung mga estudyante. Like, halimbawa, ano ang batayan mo ng tama at mabuti? Kasi ngayon, parang ano na yan, gray area na, di ba? So, wala talagang black and white, di ba? Hindi mo alam kung sa mata ng iba, mali, pero para sa'yo, tama. Parang ganun, di ba? So, it actually makes them think kung ano ba talaga ang standard natin. Facebook sa kanilang standard. Yun nga po. Na, social media. Ang ganda rin, no? Kasi ang mga kabataan ngayon, usually bandwagon. Yun yung ano for me. Pero I think they should be more socially aware, right, diba, sa mga ganitong sitwasyon sa lipunan. Okay. Okay. Gusto ko lang magdagdag, no, sa design. Kasi ang mga kabataan ngayon, millennial, ano, ayaw nila sinesermonan. But the problem itself... Parang mga, kahit mas laro na yata ngayon, no? Yeah. Mas shorter na eh. The design ng module, para mo silang sinesermonan in ana. Yung libro ang sumisermon sa kanila. Self-effective kasi siya. Well, we'll be definitely praying for you, with you, dito sa programa ang paglipad, napakaganda rin. To fly, to flee. I think it speaks addiction. About freedom dito sa addiction. Correct. So hopefully we can have you here ulit sa Lighthouse Cafe and maybe get some updates there sa pagkatapos ng ating pilot phase, di ba? Tama po yan. At napakaganda po na ano yun. Actually, very inspiring din to kasi it's an active way of really being a salt and light, di ba, sa ano natin na society. I mean, hindi lang tayo within the four corners of the church, but we try to reach as much as we can, especially the young people. Yeah. The Bible also tells us that the grace of God that brings salvation has appeared to all men, and that we should live soberly, righteously, and godly. Ngayon naman po ay pag-uusapan natin ang kakaibang topic on hobbies, addiction, o yung mga addiction pagdating sa mga libangan o kaya kung anumang interes. Samahan po natin si Harvey at si Antoinette sa Espresso Cell. Mga usaping in, mga paksang trending, mga talakayong may kabuluhan, lifestyle at kulturang sariling atin, buhay Pinoy, pag-usapan natin dito sa Espresso Self! Antoinette, may papakita pala ako sa'yo. Alam mo, lately, ito yung kinahihiligan kong gawin kapag break time from work or while in transit. Okay. Ito siya. Ayan. Fashion style for men. So, nakahiligan ko lang siyang i-scroll down. May mga tignan-tignan. Tignan-tignan, Oo, diba? Ba, ang taray pala ng pinagkakahiligan mo, Harvey. At fashion savvy ka pala. Well, di naman. Medyo lang. Pero kasi alam mo yun, nakaka-relax siya tignan kapag meron kang mabigat na day from work or yun nga marami kang ginagawa sa araw na to. Pero mapunta tayo sa'yo. Ano bang hobby mo or kinahiligan mo ngayon? Ayan, ako naman ang hobby ko, yun. Pagtingin ng pictures ng mga pamangkin ko kasi nakaka-relax din siya. Pero maliban doon, syempre, sa mga items, yung makeup, saka mga damit, ganyan, sa mga online mga stores, online ganyan. Tingin-tingin lang din, lalagay sa wishlist, ganyan, pero hindi sa bag. Lang, hindi mo siya check out. Hindi mo siya check out, pero alam niyo ba na dito sa Pilipinas, very common din naman yung mga hobbies like basketball o kaya pagtutugtog ng mga musical instruments. I know, ikaw din may mga ganun karing hobby. And also, lately, maganda nga ito dahil even mga physical activities like Zumba, mga Pilates, and even kickboxing ay nagiging very in na sa ating mga kababayan. Tama yan. Alam mo, magaganda itong mga activities na to kasi ito yung sa tingin natin nakakatulong talaga sa atin na makapag-relax, makapag-unwind. Pero alam mo, may mga tao na sobrang intense na yung pagmamahal nila dun sa hobby nila na we can actually call it a form of addiction. Tama,
Harvey, at alam mo, sigurado akong magiging interesting ang discussion natin today. So let's welcome our guests. Welcome to Lighthouse Cafe, Jed and Ten. Ayan, welcome sa Lighthouse Cafe. Hello! Hi, thank you. Ayan, sige, so simulan muna natin. Introduce to us, ano ba yung trabaho ninyo? Or ano ba yung ginagawa ninyo? Mm-hmm. So siguro si Jed muna. Bala, ano ko ngayon, working student, mm-hmm. Fourth year college, taking AB Mass Communication, major in broadcasting. Tapos ang work ko, editor tsaka host ng Munting Ilaw. Ah. Alright, then? Ako naman ay lighting specialist. Okay. So we do the design and consultancy auditing for lighting. Mm. Ah, so you have your own business? Pwedeng ganun. Mm. Okay. Pwede, pwede. So mga, ano no, medyo mga nasa, ano, may pagka-art. Yes, oh, medyo related sa medyo arts. Medyo related sa art. So, mm-hmm. yung topic natin ngayon is about hobbies. So, paano ba kayo na-introduce? Siguro, ano muning hobbies na specifically meron kayo? And then, how were you introduced to them? So, hobbies. Siguro, actually, sa sports, hindi na ako masyado eh. Pero volleyball, mm-hmm. badminton, ganon. Mm-hmm. Pero lately kasi, ang pinaka-ano ko talaga yung, eto, yung collection. Mm-hmm. Pagka-collect ng collection. Oh, ito. Na yan. Actually, simula nung bata ako, mahilig na akong ano yung, may mas gusto ko na nasa loob lang ng bahay doon maglalaro. Mm. So may time na hanggang high school nagko-collect ako pero natitigil din. Anong mga types ng collections yun before? Madalas mga ganito, mga figures yung nagagalaw, cars, mm. ganun. Tapos syempre kasi kami palipat-lipat din kami ng bahay. So isa okay. nawawala or pinamimigay. Mm. Tapos syempre di rin maiiwasan ano parang i-judge kasi kunyari ngayon, college na or kahit nung first year high school pa lang, mm-hmm. ba't naglalaro ka pa? Bakit naglalaroan ka pa din? O bakit may toys ka pa din? Di ba dapat, kasi may bunso pa akong kapatid eh. So, that ibigay mo na lang yun sa kanya, ganun. So, ayun, pero ngayon natuloy na kasi yung mga toys na gusto ko dati, parang ngayon na nakakapag-work na may pambili. Mm-hmm. So, parang wow, ngayon nakuha ko na siya. So, fulfillment siya. Oo, mm-hmm. so, kaalaman ng nakararami, no? Magkapatid si, si Jen at Harvey. So, actually, talagang mula pagkabata, mahilig na talaga si Jed. Would you say, Harvey, na oh, ano? Mahilig na siya. Mahilig talaga mag-collect ng mag-collect mm-hmm. ng mga ano. So, nandun na talaga interest niya sa pag-collect ng mga laruan. Oh. Ayan, so, si Ten naman. Well, hobby, I love driving. Okay. Mm-hmm. So, I love everything that I can make. Like, I can make it move, no? So, kahit ang bikes, motorbikes, kotse, lahat yan, hobby ko yan. Mm-mm. So, mula pagkabata, as in, parang ma-interested ka na talaga even sa bike, yes, ganyan. Siguro for more than 20 years na. Wow. Mm. So, specifically, sa'yo naman, since siya, ang hobby niya is to collect itong mga ganito action figures or toys. With you, ano naman yung masasabi natin na hobby mo? Ang... Hobby may collection. Ang collection ko will start siguro with the scale model ng kotse. So, okay. As a younger, nag-younger days ko, nag-start ako mag-collecta ng miniatures. Mm-hmm. And then ngayon may work na ako, siguro bigatures na yung pinag-collecta. So, from toys to real toys. So, yeah, okay. Toys for like the big boys. Ano, toys for, toys the, big for boys. The big boys. Uh-huh. Talaga siya. Okay. So specifically, nag-range ba siya from kunyari cars lang ba or may iba-iba pang mga types? Well, bicycles, motorbikes and cars. Yeah. Okay. Wow. So lahat ng may gulong. Lahat ng may gulong. Pwede ka ba? Pwede. So to date, na mabibilang niyo na ba kung ilan yung mga nasa collection ninyo or do you keep in track? Ako kasi actually parang more than 1 year pa lang ako nagko-collect talaga. Mm-mm. So hindi ko pa siya mabilang pero mm-hmm. yung lagpas 20 na. Oh. Yan, so, 30 pa. Ganun. Iba-iba siya. So, may maliit. Mm-hmm. Actually, may cars din pero hanggang toys lang muna ko. Okay. Ayun. So, yan. Cars, may mga figures. Mm-hmm. Actually, hanggang maaari yung nagagalaw yung parts katulad nito. Mm-hmm. May time din na napapalitan yung kamay, yung paa para kasi nag-start din kasi ako ngayon mag-toy photography pag may time. Yan, pinipicturean ko siya hanggat maaari, ganun. Ah. Eh, sino naman yung, kumbaga, outside influence or nag-influence sa inyo para mapunta sa ganitong hobby ng pagko-collect nga? Ako, well, nakita ko kasi yung kotse sa dad ko eh. Okay. Mm-hmm. So, my dad, when I was younger, nagmumotor din, nagdo-drive din siya. So, doon ko siguro, nagsimula sa dad ko. Tapos lahat ng kwento niya tungkol sa kotse, nagugustuhan ko. So, na-fascinate. So, lahat ng adventures niya sa driving, sinubukan kong gayahin. Nice. Mm-hmm. Ako actually may liga sa movies. Mm-hmm. Ako sa mga lalo sa sci-fi mga ganyan action. Mm-hmm. So parang gusto kong makita siya na ano iba katulad nung mga ganito, superhero movies. Mm-hmm. Yan isa sa parang pinaka kinaadikan okay. ko ngayon. Uh-huh. Na gusto na susundan. Tapos
Meron sa akin, kunyari, pag may napanood ako, may meron sa akin feeling na, ay, kunyari, may necklace dun sa movie na yun. Mm. Gusto ko rin magkaroon ng ganong necklace. Mm. Kunyari, may watch na ganon, or animes, ganon mm-hmm. din. So, gusto ko rin magkaroon ng animes. Feeling ko, part ako nung mundong ng movie na yun. Parang character ka dun sa mismo. Oh, actually, isa na rin yung social media. Kasi sa kaka-browse, sa kaka-tingin, mm-hmm. parang, uy, ang ganda nito. Parang, ang ganda na nakikita ko siya pagdating ko sa office, ganyan. Mm-hmm. Diba? Okay. Oh, so, in a way, parang yun na rin yung ginagawa mo to feed your want or urge na makuha yun or makolect yun, parang, yung item na yun. So, you browse the internet, mm-hmm. ganyan. Eh, with you naman, paano naman yung ginagawa mo para, mm-hmm. let's say, ay, parang maganda tong sasakyang to or paano ba yung sa'yo? Well, yeah. So, nakabantay ako sa number one OLX. Mm-hmm. Oh, okay. Mm-hmm. So, minumonitor ko yung presyo ng mga used cars. Mm-hmm. And then sa Facebook naman, binabantayan ko yung top gear. Mm-hmm. And yung marketplace kung may magandang deal. And of course, you be part of itong mga car clubs. Mm-hmm. Kaya through Facebook lang. Mm-hmm. Although in the earlier days siguro, about 6 years ago, very active ako dun sa car club ko dati. Mm, so meron ding organization for car enthusiasts. Yes. So marami, actually marami. Halos every model ng sasakyan nila ba sa Pilipinas, may sariling club. Mm-hmm. Talagang ano eh, no? If you really want what you're, or if you really love yung mga bagay na to, talagang very intentional, mm-hmm. very, yeah. talagang at makakahanap ka ng community. Kung gusto, may paraan. Maraming paraan. Meron din sa Philippines na group, kakasalihan ko lang halos, yung Philippine Toy Photography Club. Mm-hmm. Yun, tapos meron ding mga latagan ng murang laruan. So, okay. Doon yung mga trade meetups, ganyan, mm-hmm. or pwedeng discount. Yun, doon talaga, puro Filipinos. So, pwede mong tignan kung merong mas mura, pwedeng tawaran pa, mga ganun. Mm-hmm. Ayan. So, Antoinette, habang napag-uusapan na nga natin itong mga hobby or interests nila, dito kasi sa Espresso Self, mahilig tayo dito sa mga mini-games. Eh. So, bakit din naman natin sila subukan ng ating guests? Natin yung mas, tignan natin kung talagang gusto ba nila yung mga collectibles nila. Kung gaano ba sila ka-into doon sa kanilang hobby. Mm-hmm. Sige, simulan natin. So, ano ba gagawin nila, Harvey? Gagawin lang nila, ang gagawin natin ay magpapakita tayo ng pictures and then you would have to guess it. Depende dun sa hobby ninyo. So, paano namin malalaman kung sino yung mag... Sige, sabihin natin kung sino yung mga hula dun sa picture. Alright, first picture. Ay! Wait lang. So definitely, kumbaga kadugtong to or related to dun sa kung ano mang hobby na nabanggit nyo na. And then, may hindi man twist, pero kapag nahulaan nila tong lahat, may bragging rights kayo, pero may prize kayo, pero kapag hindi nila nahulaan... Naku, anong kapalit? Ang kapalit daw, sabi ng writers natin, isang collection ninyo, buo. Since yung kanya, collection niya sa Ken, so okay na sa akin yung BMW, sa iba. Actually, kahit ano. Meron akong iba-ibang scale ng BMW, pwede na ito ipag-usapan yan. Sige, let's start the game. Okay. First. Oh, ito ang manghuhula ay si Ten. Sige, takpan natin yung answer. Ito. That's a Ducati Monster. Ducati Monster. Is it? Nice, okay. Ducati Monster. Oh, nice. Next. Oh, para right. naman kay Jed. Okay, Jed. Ito. Next. Actually, dalawa yung pangalan niya. Iron Man Mark 1 or naging ano rin siya, Iron Monger. Monger. Let's see. Oh, nice. Dalawa nga. Okay, alam next. Alam ko lang Iron Man, eh. Ganyan. Sige. Sa okay, first next. Movie pa siya, 2008. Huh? Nice. Okay. Sige, next. Iron Man din, Mark... 3? 4? Mark... Medyo nakakalito rin kasi yung mga models ng Iron Man. Dahil dikit-dikit. Yes. May iba-ibang models yung pala. Yung lately, yung hanggang 50. Nice. Mark 50, okay, latest, so actually. The answer is Iron Man Mark 4. Close enough. Magaling. All right, next. Wala tayong talo. Oo, kasi ang magiging kapalit nito ay yung collection. Kinakabahan, syempre. Oh. Ayaw namin. So dapat may, pag tama kami lahat, may dagdag sa collection. Ito, this one. Sige, next. Sige. That's a Honda Civic. medyo merong clue agad. Okay. Yeah. Honda Civic na. Naka-body kit. Anong year? Meron bang specifications? That's the present, it's a modulo body kit. So, that's the present Honda Civic available in the market. Nice. Okay. Okay, next. Sige, ito. Isa pa. Kay Ten naman din. Siyempre. That's a BMW 3 Series convertible. Wow. It's definitely kaya? A 3 Series. It's BMW 2016 4 Series. Paano ba yan? Meron na tayo. Ne, close enough. Pero oo, close enough. Oo. Next. Sige, last one. Okay.
bakit para mas marami yung tanong? That's definitely an Audi. It's a car that I've never had, so hindi ako kabisado, but that's an Audi. Mm-hmm. Mukhang pinaplano rin yung bumili nila. Parang that's eventually. Sige, last tayo kay Jed. Alam mo, meron pa yung isa dito ang tanong na maganda. Feeling ko di ka na masasagot. Ah, ito. Oh, sige nga. Lahat. Can you name them all? Uh-huh. Parang Pokemon. Ano ba itong mga bato na ito? Sa isang movie siya, superhero movie, tawag sa kanya Infinity Stones. Mm-hmm. Wait lang, ikulay natin. Space, time, mm-hmm. power, soul, mind. Okay. Yan. And then, power. Yes, right. Ayan! Ang gagaling ng guests natin. Oo, matatakot na si Thanos sa'yo. Yes. Pero ang gagaling, ano, Harvey. Right, oo. So, minsan talaga, no, kapag if you're really into it, talagang lahat ng research, kumbaga, gagawin mo eh. Si, yung nga, hindi ko naman alam na may mga codes-codes pala mm-hmm. yung sa Iron Man. Tapos yung syempre sa kotse, alam ko lang, kotse, motor, ganyan. Ah, sige, eto ba, kayo ba personally, sa tingin niyo ba, kailan ba siya nagiging sobra para sa inyo? Oo, may sobra hobby ba? Hobby na ito, na parang, ay, parang addiction na ata ito. Pag nauubusan ako ng parking. kasi face it, sa Pilipinas, ang problema ang parking. Sa bahay, hindi naman lahat kasha. So, may nakapag sa office, tapos pag umuwi ako sa bahay, minsan nasa labas na ako. Nauunahan ako ng kapitbahay, doon na sasabi ko, uy, tama na to. Mm. Pero pag nauna ako sa kapitbahay ko, walang problema. Pero meron ka bang, let's say, relative ba na nagiging factor din ba o pumipigil sa'yo na sobra na to, sinasabihin ka na sobra na tong hobby na to or pagko-collect mo? Actually, meron, pero hindi ko nasasabihin. Meron naman. Pero yung legitimate na pagpigil, so far wala. So far wala. Pero I believe, ano naman siya, it's for your own good. Siguro, a way of control na din, baka kaya niyo. May sarili ka namang control, of course. Mm-hmm. Okay. So, alright, how about for Jed? Actually, sa akin din, parking ng mga laruan. Kasi medyo malit yung table. So ngayon, nasabi kong ano, madami na. Kasi mabilis, yung 1 year ko na yun. Mabilis. Masabi kong ano, medyo mahirap sa akin magpigil. Kasi kunyari, nabili ko yung tong model na to, tapos, parang phone din siya eh. Latest model may lalabas. Right. Hanapin mo din, ganun. So, sobrang bilis. So ngayon, medyo sumisikip na yung workspace ko. Ah, so sa work mo siya? Doon ko siya nilalagay sa gilid ng table, sa gilid ng computer. Mapa-inspire eh. Actually, nag-umpisa lang ako sa ano, yung last year, may tinatawag na finger puppets. Yung parang nilalagay lang sa likod ng pencil. Yung ganun. Parang gusto ko lang siya nakalagay dyan. Tapos parang nagulat na lang ako, ito na, mga malalakas, may kotse na, ganun. Ang dami na. Ayun. Talagang ano, pero meron ko ba kayong kunyari mga ano, if ever na meron tayong manonood na yun, same na may hobbies or may collectibles din, what would you say to them na yun, na pwedeng either it can be a reminder or advice. An encourage or advice as well? Siguro unang-una dapat talaga control. Kasi paano kung bila ko nabili ng toys tapos parang kinaumagahan or next week wala na palang pangkain. Or paano kung wala na palang pambayad ng tuition, lahat napunta na dun sa ano. So, priorities pa din. Alam pa din. Okay, then for 10? Kung sa kotse naman, you have to be careful. So, hindi lahat ng kotse mabibili mo is good. So, if you're a collector, usually you tend to buy the second hand, di ba? Kasi yung mga kinokolekta mo, yung hindi yung bago. Para maging collector's item, kailangan luma. So, you have to be sure yung condition. It's good. So you have to take your time. Bayo ko sa mga gustong maging hobby ang kotse. You have to take your time finding the right unit, finding the right parts, finding the right people to fix it. Kasi all these importante. Kung lahat ng bagay pipilitin mo itong modelo ng sasakyan na to, tapos yung pala daming defect. Or maybe the right car for you. No? The right car for you. Kung magagamit mo ba talaga siya? Magagamit mo, mapapakinaba. Pero face it, kung collector's item yung kotse, tendency, hindi mo masyadong magagamitin. Yes, for So, kung pipili ka ng kotse, you have to be very careful. Make sure everything is in proper timing. Nice. Alam mo, Harvey, I can't help but also relate this, no? Siyempre, sa pinakababalikan natin, ng source natin ng joy and fulfillment, which is the Word of God and the Lord Himself. Na sa kumbaga sa lahat ng research na ginagawa natin, mapa-makeup man yan for me or para sa kanila sa sarili lang hobbies or collections, I hope na and I really do pray na ganun din yung type or yung kind ng pagte-treasure natin ng salita ng Panginoon at ng sa Panginoon mismo kung gaano natin
talagang gugustuhin, gagawin lahat para makilala pa siya at mas ma-experience pa ang Panginoon and to have a deeper relationship with Him. Right, I agree with you totally, Antoinette. At ngayon, alamin natin ang mga praktikal at napapanahong mga katuruan mula sa Biblia. Let us listen to Pastor Bong Escala in Hebrews. Welcome to Hebrews. Ito po ang segment sa ating Lighthouse Cafe na naglalayon na ang mga pinag-uusapan po natin ay magkakaroon ng mga practical na aplikasyon mula sa banal na kasulatan. At ang topic po natin ngayong araw na ito ay napaganda. Ito po ay nagpapatungkol sa addiction. Alam niyo mga minamahal, marami hong klase ng addiction. May mga tao na addict sa ipinagbabawal na droga. Meron din mga tao na addict sa alak o nakakalangong inumin. May mga taong addict sa sex or pornography. Maraming klase. Ngunit, hindi po nagkulang ang banal na kasulatan para bigyan tayo ng magagandang aral at mga prinsipyo upang tayo ay makalaya sa lahat ng klase ng addiction. Ang unang-unang prinsipyo po dito ay ang tinatawag nating admission. Ang admission po sa Tagalog ay pag-amin. Hanggat ang tao ay hindi umaamin na siya ay nasa mali, wala akong kagalingan na mangyayari sa kanyang buhay. Basahin po natin ang banal na kasulatan sa Psalm number 32 verse 3 to 5. Ang sabi po ng Bible, "When I kept silence, my bones waxed old through my roaring all the day long. For day and night, thy hand was heavy upon me, my moisture is turned into the drought of summer. I acknowledge my sin unto thee, and mine iniquity have I not hid. I said, I will confess my sin, my transgression unto the Lord, and thou forgavest the iniquity of my sin." You see, nakita natin ang halaga ng pag-amin. Ang pag-confess ng ating mga kasalanan at ang ating kalagayan ay nagbibigay ng kagalingan at higit sa lahat ay nagbibigay sa atin ng pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang pangalawang prinsipyo po ay realizing consequences o yung pagtanto natin sa ating mga ginagawa, yung mga resulta ng mga ginagawa natin sa ating buhay, lalo na sa mga maling bagay. Sabi po sa Romans chapter 6 verse 20 to 21, "For when you were the servants of sin, you were free from righteousness. What fruit had ye then in those things whereof ye are now ashamed? For the end of those things is death." Alam nyo, mas may kakayanan tayong layuan ng mga maling bagay sa ating buhay o ang ating addiction kung alam natin ang masamang epekto nito sa ating buhay. Ang pangatlo pong prinsipyo ay ang acceptance. Ito pong acceptance ay pagtanggap. Ito po ay pagtanggap na hindi mo kaya at wala kang kapangyarihan na lumayo at lumaya sa anumang addiction. Itong pagtanggap na to ay pagtanggap na ang Diyos ang may kakayanan lamang. "For all things are possible with the Lord." Sabagat sabi doon sa Jeremiah chapter 13 verse 23, "Can the Ethiopian change his skin, or the leopard his spots? Then may ye also do good that are accustomed to do evil." Ay, totoo ho yan. Naturalisa ng mga tao ay makasalanan at naturalisa sa atin, mga minamahal na wala tayong kakayanan na layuan ng anumang kasalanan. Pero tanggapin natin na ang Panginoon, na ang Diyos, ang siyang pinakamakapangyarihan sa lahat at kaya tayong pagalingin sa ating mga addiction. Ang ika-apat ay napakaganda. Ito po ang tinatawag nating faith. Ano po ba ang faith? Ito po ay pagpaniniwala at pagkilos sa anumang standard, magandang standard sa buhay. At naniniwala tayo na ang pinakamatayog at tamang standard ay walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Therefore, ang faith ay hindi lang pagtitiwala sa sinasabi ng Panginoon, kundi ito po ay pagsunod din natin doon sa sinasabi ng Panginoon. Kaya ang sabi ng Bible, doon sa Joshua chapter 1 verse 8, "This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success." Ang sinasabi ng banal na kasulatan ay hindi lang natin alamin ang mga tamang pamantayan, pero ito ay ating gawin at ito ay ating sundin. Number 5 is a commitment to change.
In 1 Corinthians chapter 15, verse 33, the Bible says, "Be not deceived. Evil communications corrupt good manners." Anong ibig sabihin ng communication dyan? Ang ibig sabihin po ng communication dyan ay walang iba kung hindi ito ang ating companionship. Evil companionship corrupts good manner. Kung gusto mo talagang magbago ay lumayo ka sa mga tao na siyang nag-iinfluensya sa iyo upang ikaw ay maging malala sa iyong addiction. Pang-anim, yung accountability. In 2 Timothy chapter 2, verse 22, ang sabi po ng salita ng Diyos, "Flee also youthful lusts, but follow righteousness, faith, charity, peace, with them that call on the Lord out of a pure heart." Sa accountability na ito, mga kaibigan, maaring ang isang addict ay kumuha ng isang tao na pwede niyang pagkatiwalaan at maging accountable siya. Pero ang isang taong ito ay dapat merong malinis na puso at malapit ang relasyon sa Diyos. At ang huling-huli po is to have a higher purpose in life. In Ecclesiastes chapter 12, verse 13 to 14, ang sabi ng Bible, "Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man." Kapag ang isang tao ay ginawa niya ang Panginoon ang pinakamatayog na layunin ng kanyang buhay, nako, kahit hindi mo yan pinapanood o kahit walang nagbabantay dyan, because of the fear of the Lord, He will do that which is right. Ito po si Pastor Bong Escala. At ito po ang Hebrews. At magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Barista, ang segment po dito sa Lighthouse Cafe kung saan tinutugunan po namin ang yung mga legal na katanungan. Kaya tunghayan po natin ang ating letter sender para ngayong araw. Dear Attorney Moses, ako po ay isang kabataan at dahil po sa kaliwat-kanan ng mga nahuhuli sa war on drugs ay naging curious po ako sa maaaring mangyari sa isang kabataang nahulian ng ilegal na droga. Ano po ba ang katampatang parusa kapag nahuli ang marijuana o di kaya ay shabu at ang mga paraphernalia sa isang kabataan? Ikukulong po ba siya agad kahit minor de edad? May choice po ba na iparehab ang kabataan o talagang kailangan ikulong? Maraming salamat po sa inyong kasagutan. Gumagalang, Andrew. Jethro, ano bang masasabi mo sa sulat ni Andrew? Sana attorney una, no, yung curiosity ni Andrew ay hindi dahil gumagamit siya ng droga, kundi curious ka lang talaga, Andrew. Pero balikan natin yung mga binanggit niya doon. Sabi niya, nagtatanong siya kung ang isang kabataan, I assume minor de edad, ay nahulihan ng marijuana or shabu paraphernalia. Ano yung pwedeng gawin sa kanya? Alam mo, napaka-extensive ng war on drugs ngayon at napaka-delikado talaga na ikaw ay pakalat-kalat na may bit-bit na illegal na droga. Alam nyo, ang issue ng illegal na droga ay saklaw ng RA 9165 or yung Comprehensive Dangerous Drugs Act, kung saan ini-enumerate yung mga acts and even yung mga substances na tinatawag na prohibited. At kasama dyan ang marijuana at shabu. Of course, kasama dyan ang marijuana at shabu at iba pang mga ano, tulad ng cocaine at opium, di ba? Mga iba pang mga form of illegal drugs. Hindi lang actually in its ano, final form, even yung mga chemicals na ginagamit para sa ano, kung ito ay wala kang authority na to be in possession, yan ay maaaring kasama sa kaso sa'yo. Ngayon, itong RA 9165 ay isang tinatawag nating special penal law. At ito ay hindi ito intentional felony. Ito ay tinatawag natin in criminal law na mala prohibita. Mala prohibita. Mala prohibita. Ibig sabihin, ang pinaparusahan dito is the act itself. Ibig sabihin, hindi nagmamatter dito kung may intent ka ba to possess or may intent ka to use. The mere possession ng drugs na yan is prohibited by law. Hence, kung yan ay daladala mo, kung ikaw ay in possession of that drugs, you violated the law and hence, ikaw ay liable. Ngayon, ang isa sa mga katanungan niya ay ano ba yung magiging liability? Ngayon, ito ay nag-range siya napakababa, na 12 years. 12 years? 12 years. Depende sa quantity ng droga na yung daladala na mahuli sa'yo. Ang pinaka-minimum niyan ay 12 years agad. At ang maximum niyan ay life imprisonment. And yung maximum ay actually
ang quantity lang ng maximum ah, is 10 milligrams. Ibig sabihin, if it's less than 10... Wala pang isang gramo. 10 milligrams. So, ibig sabihin, if it's less than that, yun, maaari nating baba ng 20 years or maaaring bumaba ng 12 years. Pero, if it's 10 milligrams and above, automatic life imprisonment na. And of course, may corresponding penalty pa yan na ranging from hundreds of thousands of pesos to a million. Depende kung gaano karami yung dala-dala mong droga. At sa tanong ni Andrew Attorney, kung isang kabata, minor de edad, sabihin natin minor de edad, yung nahulihan na meron siyang marijuana or shabu, ano yung mangyayari doon? Diretso ba siya sa kulungan? Yan, ang pag-uusapan naman natin dyan, ito yung tawag natin na age of criminal responsibility. Ngayon, yan ay nabago, no? May batas na siyang nag-amyenda ng age of criminal responsibility. And ang age of criminal responsibility na natin ngayon ay 18 years old. Ibig sabihin, if you are below 18, hindi naman absolutely wala kang criminal responsibility, but meron pa yung nagkakaiba yan. Kung ikaw ay between the ages of 15 and 18, kailangan tingnan ng batas or kailangan tingnan ng korte or determine ng korte whether meron bang tawag dito, meron bang naging discernment. Yung discernment. Oo, ibig sabihin, yung act ba na ginawa mo ay with discernment. Kung below 15, absolutely, you are absolved from your criminal liability. Ibig sabihin, yan ay purely intervention lamang. Ibig sabihin, hindi ka harap sa korte at hindi ka may imprison. So, hindi naman nabanggit kung ilang taon na siya, no? Sinabi lang ay minor de edad. So, ibig sabihin, kung siya ay pasok between 15 and 18, dapat i-determine kung meron ba siyang discernment doon sa ginawa niya. So, pag sinabi nating discernment, hindi ito isang legal na bagay. Ito isang factual na bagay. Ibig sabihin, dapat natin alamin based dun sa circumstances, surrounding dun sa pangyayari, whether we can establish na yung kanyang pag-violate nung Comprehensive Dangerous Drugs Act ay with discernment. Kung wala itong discernment, then intervention. Kung may discernment, siya ay magiging liable as though siya ay hindi na minor. And of course, if you are above 18, then you are criminally responsible. At yung huling tanong niya dito, attorney, is that, ano ba yun? Ipaparehab ba siya kung siya ay minor de edad? Or automatic kulong ang mangyayari dito sa mahulihan na kabataan? Gaya ng sinabi ko, no, depende sa possession mo. No? Of course, depende yan sa ano. Tulad natin, meron tayong mga, ano na, di ba, may mga programs tayo, meron tayong mga barangay anti-drug advisory councils, meron tayong mga city drug councils. At yan ay nagde-develop ng mga programs. Of course, yung mga voluntary surrenderies, yan ay dinadaan sa rehab. But of course, ayon sa batas, kung ikaw ay mahulihan ka ng certain amount or certain weight or quantity ng droga, may katampatang parusa, may katampatang imprisonment. So, dito, dinedetermine lang natin, kumbaga kung ikaw ay above 18, hindi na natin pag-uusapan whether with discernment or without discernment, sapagkat malinaw yung batas. Kumbaga, kung ikaw ay mahulihan, then ito yung katampatang parusa para sa'yo. Maraming salamat, attorney, at maraming salamat sa iyo, Andrew, sa sulat mo. And I hope na discourage itong usapan namin yung mga nagbabalak dyan na gumamit ng illegal na droga. At kung kayo ay may mga legal na katanungan, maaari nyo po yung ipadala sa goodtalks@lighthousecafetv.com. Muli, ako si Jethro Anaen. Ako naman po si Attorney Moses Rivera. At your service. Natapos na naman po ang isang oras ng magandang kwentuhan. We hope you enjoyed our discussion today. And you're well informed on the topic today on addiction and how to overcome it the biblical way. You can watch a replay of our episode today sa aming YouTube channel. Look for Lighthouse BBC on YouTube. And of course, be sure to like, subscribe, and share. Yes, at available din po ang aming mga mobile apps. Yan po ang Lighthouse BBC and GCTV mobile apps. Download these via App Store and Google Play Store. And we would like to thank our ministry partners and sponsors, Miami Cakes, Four Gospel Catering Services, Lighthouse Blooms Flower Shop. Be a blessing by becoming our ministry partner. Just send a message to our official Facebook page, Lighthouse Cafe. Tama yan, Harvey. Pwede rin sila magpadala ng komento sa ating Lighthouse Cafe Facebook page, sabi mo nga. Or pwede rin tayong padala ng email sa goodtalks@lighthousecafetv.com. So catch another episode next week, only here at the Lighthouse Cafe. Where good talks happen!